unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw, Sir Chris. Ang mga karanasang ito ay nangyari sa lugar namin sa isang bayan na matatagpuan sa Negros Oriental. Doon po ako lumaki sa aking lolo at lola, sapagkat yung nanay at tatay namin ay maagang namayapa. Bali kaming magkakapatid ay nagwatak-watak nung kami musmus pa lamang. Sila ay napunta sa pangangalaga ng aking mga tiyo at tiya na nakatira sa iba't ibang parte ng Kabisayaan. Bali ako lang naiwan sa piling ng mga magulang ni tatay. Sa mga panahon na ito ay meron pong maliit na tindahan si Lola sa bayan. Nagbebenta ito ng mga gulay, isda, kape, soft drinks at iba pa. Pagkatapos ng aming klase ay dumidiretso ako doon para tumulong. Si Lolo naman ay nagkukumpuni ng mga sapatos at marami na rin siyang mga naging suki. At kung hindi dahil sa dalawang ito, naligaw na siguro ako ng landas at hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Ang kwentong ito, Sir Chris, ay ang magsisilbing alaala sa akin. Isang hapon, pagkatapos ng aking klase, ay agad akong tumungo sa tindahan ni Lola. Pagkarating ko doon ay nakita ko na meron siyang kinakausap na matanda. At inisip ko naman na baka kakilala niya ito. Pero noon ko lang talaga siya nakita na bumili sa amin. Pagkapasok ko naman sa loob ay agad akong nagbihis. At habang ginagawa ko ito, ay dumating naman si Lolo. At nagsabi na sumasama ang kanyang pakiramdam. Pagkapasok naman niya sa loob, ay nakita ko na meron siyang hawak na isang pares ng sapatos. Maganda at merong mga disenyo na kulay ginto. Parang inukit o hinulma doon sa sapatos. Oh, kaninong sapatos yan? Tanong ni Lola sa kanya at kaagad ko naman itong kinuha sa kanyang mga kamay. Ang bigat ah. Ang mahal siguro nito. Sabi ko naman at aking hinima sa mga nakahulmang disenyo. At napasabi ako na talagang pulido ang pagkakagawa. Ito rin ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganong uring sapatos. Talagang mapapasabi ka na mamahalin sa unang tingin. Parang totoong ginto ang mga disenyong nakahulma sa gilid. Ipapaayos sa akin to ng isang binata. Hindi ko na iniwan doon sa aking pwesto. Kasi maganda at mamahalin. Mas mabuti ng sigurado. Sabi ni Lolo. O nga lo, ang ganda at ang bigat pa. Sigurado akong mahal to. Sabi ko naman. O siya, iha. Tigpitin mo ng ating mga gulay sa labas at tayo uuwi na. Gutom na ako. Utos ng aking lola at kaagad ko naman siyang sinunod. Pagkatapos ko namang ipasok ang mga gulay, ay kaagad kaming naglakad pa uwi. Yung bayan po ay merong kalayuan mula sa aming baryo. Mahigit kalahating oras din ang lalakarin bago marating ang aming bahay. Subalit sanay na rin naman kami sa lakaran. At kahit pa na meron ng namamasada, mas pipiliin namin ang maglakad. Nang marating namin ang bahay, ay kaagad ako nagsaing. Si Lola naman ay nagluto ng ulam at si Lolo ay inumpisa ng pagkumpuni ng sapatos na ito kasi meron pa naman daw siyang oras at maayos na rin naman ang kanyang pakiramdam. Sakto alas 6:30 ay luto ng ulam at kanin
Tinawag ko naman si Lolo sa labas ng bahay at sinabihan na kami kakain na. Mula naman doon sa kanyang pwesto ay meron akong nakitang binata na dumaan sa tapat ng aming bakuran. Guwapo, matangkad at maputi. At kahit na medyo madilim ay masasabi ko na guwapo ito o tisoy kung tawagin sa amin. Parang may lahing kano o taga-ibang bansa ang kanyang mga magulang. Tumingin pa ito sa akin at tumingin din naman ako sa kanya. Pero makalipas ang ilang segundo ay naglakad din naman ito. Nagtataka naman ako kung kaninong anak yon. Kasi bago ko lang siya nakita doon sa baryo. Pagkatapos naman namin kumain ng hapunan, ay pumasok na ako sa loob ng aking kwarto. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay nakatulog ako. Bandang alas 10, ay nagising ako nang dahil nakarinig ako ng langit-ngit sa aking kama. Tila ba merong umakyat? Kaya naman agad akong napatingin sa paligid. Wala naman akong nakitang kakaiba, kaya naman bumalik ako sa pagkakahiga. Nung napasilap naman ako sa bintana, ay meron akong nakitang aninong dumaan. Parang silueta ng isang tao. Kaya naman bumangon ulit ako at tumungo sa bintana para tignan ang labas. Tumingin ako sa magkabilang bahagi, pero wala naman akong nakitang kakaiba doon. Tahimik din naman ang paligid, kaya sinara ko na lamang ang bintana. Pero bago ko naman gawin to, ay umihi pang napakalamig na hangin na tila ba niyakap ako. Pero hindi ko na ito binigyan pa ng kahulugan kasi malamig talaga doon sa amin, lalo pat nasa bulumunduking parte ng aming baryo. Sinubukan ko namang makabalik sa aking pagtulog at nakatulog naman ako. Kinabukasan ay maaga namang tumungo si Lolo sa bayan. Tapos na niyang ayusin ang sapatos na pinapagawa sa kanya. At tamang-tama din sa araw na to ay wala kaming paso kasi merong gaganapin doon sa aming eskwelahan. Hindi po ako yung tipong tao na mahilig dumalo sa mga okasyon o programa ng aming eskwelahan. Mas pipiliin kong tulungan si Lolo at Lola. Iya, mamayang tanghali pumunta ka doon sa pwesto ko. Meron akong ipapagawa sa'yo. Sabi ng aking lolo. At hindi ako nagdalawang isip na tumango sa kanya. Maya-maya lang ay umalis na ito at kami naman ni Lola ay kumain ng agahan. Bandang alas 7 ay tumungo na kami sa bayan at binuksan namin ang tindahan. Doon ay tumulong ako sa pagbebenta ng mga gulay. Pagpatak naman ng tanghali ay pumunta naman ako sa pwesto ng aking lolo. Pagkarating ko doon ay agad siyang tumayo at binalot ng sapatos na dinala niya kahapon. Hindi ko naman alam kung ano ang kanyang ipapagawa. Kaya nagtanong ako. Lo, ano ang iyong ipapagawa? Tanong ko. O eto, atid mo to sa bahay ng binata. Sabi kasi niya sa akin, ihatid ito at magbibigay siya ng karagdagang bayan. Sa'yo na yun. Baon mo sa eskwelahan. Sabi niya. Nako, maraming salamat lo. Sige po. Pero saan po matatagpuan ang kanilang bahay? Tanong ko naman. At kaagad naman niyang sinabi sa akin. Basta pagkarating mo sa bukana ng baryo na ito, ay tumingin ka sa kaliwa. At makikita agad ang kanilang bahay. Ito ang sabi niya sa akin. Dagdag pa niya. Sige pulo, alis na ako. Ako nang bahala. Sagot ko naman at tumangon na lamang ito. Hindi naman po ito ang unang pagkakataon na nag-deliver ako ng sapatos sa mga nagpapagawa sa kanya. Kaya sanay na rin naman ako sa ganitong sitwasyon. Pagkarating ko nga sa bukana ng baryo na ito, ay tumingin agad ako sa kaliwa. Agad ko namang nakita ang isang malaking bahay na merong matingkad na kulay. Yung materyales na ginamit ay sigurado akong mamahalin at hindi pangkaraniwang kahoy.
Ang ganda ng disenyo. At yung mga kantonera ay kulay ginto. Yung mga bintana naman ay gawa sa kapis na shell. Talagang maganda. Subalit ang ipinagtataka ko lang, wala silang bakod o pader. Nang marating ko ang tapat ng bahay, ay agad kong tinawag ang mga nakatira doon. Binuksan naman ako ng isang binata. Subalit laking gulat ko na siya ang binatang nakita kong dumaan sa tapat ng aming bakuran kagabi. Iyong baryo namin ay napakalayo mula doon at kinakailangan pang sumakay ng tricycle bago makarating doon. Agad ko namang sinabi sa kanya na tapos nang gawin ang sapatos at ipinakita ko ito sa kanya. Nakita ko namang umiti ito at sinabihan ako na pumasok muna. Pero bago ko naman gawin to, ay nakarinig ako ng sigaw sa di kalayuan. Doon mismo nang gagaling sa bukana na kung saan ako bumaba ng tricycle. Sigaw ng isang matanda ang aking narinig. Kaya agad akong napalingon doon. Iha, anong ginagawa mo dyan? Bumalik ka dito. Pasigaw na sabi niya. Bakit po? Pasigaw na sabi ko rin sa kanya. Basta, bumalik ka dito. Dagdag pa niya. At nang lumingon ako sa binata, ay nakita ko pa rin siyang nakangiti at nagsabi na kailangan na ng kanyang tatay ang sapatos at kinakailangan ko nang maibigay. Sandali lang po. Pasigaw na sabi ko sa matanda, sabay pasok sa loob ng bahay. Pinaunla ka naman ako ng lalaki, binigyan ng mga pagkain at kinausap ako ng kanyang mga magulang. Halos silang lahat doon ay mga mistiso at mistisa. Nahihiya nga ako na kumausap sa mga ito at hindi rin ako makating ng direkta sa kanilang mga mata. Hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos ng usapan ay hinatid ako ng binata sa labas pero nagulat ako kasi malapit ng dumilim at meron akong nakikitang mga tao sa paligid. Merong mga hawak na sulo. At pagkalingon ko naman sa bahay ay nagulat ako kasi wala na ito. Wala na rin ang bintana o ang binata. Kaya naman nagsimula akong tumakbo. Nang marinig ng ilang tao ang aking mga yapak, ay narinig kong sumigaw ang isa ng, "Nandito siya!" At nang lumingon ako sa kanya, ay nagulat ako kasi pamilyar ito sa akin. Kapitbahay namin to. At narinig ko rin ang sigaw ni Lolo at Lola. Iha! Diyos ko, saan ka nang galing? Bulalas ng aking lola. Ilang oras ka naming hinanap dito. Merong nakakita sa iyo kanina na merong kinakausap dito. Ilang oras ka nang nawawala? Sabi ni Lolo. Nagtaka daw kasing mga ito nang dahil hindi pa ako nakakabalik doon sa tindahan. Kaya napagpasya nilang puntahan ako doon. Tamang-tama din na nakasalubong nilang matanda na sumisigaw sa akin bago ako pumasok sa bahay na yon. Kaya hinanap nila ako. Hindi naman ako makapaniwala sa mga nangyari. Nang marating naman namin ang bahay, ay sumama ang aking pakiramdam. Hanggang sa nawalan ako ng lakas sa katawan. Hindi ko naman namalayan na nawalan ako ng malay. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. At Sir Chris, kinabukasan sa aking pagising ay ang gaan-gaan ang aking pakiramdam. Tila ba nakapatong ako sa mga ulap at ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Agad ko namang nakita itong isang matandang babae na mayroong mahabang puting buhok at naamoy ko ang isang usok na nanggagaling sa isang uri ng insenso. Napakabango at nakaka-relax. Nalaman ko naman na isa pala itong albularyo. Lo, la, ano pong nangyari kagabi? Tanong ko. Naku iha, maliban sa engkantong may gusto sa'yo,
Meron ding bumisitang aswang dito. Nasa bingit ka na kasi ng kamatayan kagabi. Nakipagbuno pa ako sa aswang. Nang sa ganun ay mapalayas ko ito. Oh, tignan mo. Sabi ng albularyo, sabay pakita sa akin ang mahabang kalmot sa kanyang likod. Iya, alam mo, iyak ako ng iyak kagabi. Inahabol mo na kasing iyong hininga. Pero nakapikit ka at parang nananaginip ng masama. Sabi ni Lola. Wala naman po akong naaalala ng masamang panaginip. Parang wala nga nangyari. Sagot ko naman. Pero naaalala ko po ang mga nangyari sa akin bago ako mawala ng malay. Yan ay nang dahil sa mga ginawa ko sa iyo. Pagkarinig ko na mayroong nagpaparamdam na aswang, ay agad akong umaksyon. Kasi alam ko na isa itong sinyales na nasa bingit na kamatayan ng iyong buhay. Dagdag pa ng albularyo at hindi ko naman alam ang aking sasabihin. Binigyan niya ako ng anting-anting para daw layuan ako ng engkanto na merong gusto sa akin. At dagdag pa niya, parang planado daw ang lahat ng to. Nang sa ganun ay pumunta ako sa kanilang bahay. At ang kinain ko daw doon ay merong lason. Pero yung aswang naman daw na umatake ay taga doon ng daman sa amin. Dito ko lang din nalaman na meron palang ganito sa amin. At hindi lang daw nag-iisa. Nakakasalubong pa daw namin sila sa daan. Manaki naman ang pasasalamat ko sa albularyo. Kasi nga pinagaling niya ako. At masasabi ko na talagang magaling siya. At kilala sa kabilang bayan. Yung baryo naman na kung saan ko hinatid ang sapatos ay pinuntahan pa namin ni Lolo at Lola para tingnan. Kasi hindi ako naniniwala na walang bahay doon. Pero pagkarating namin doon, ay kakahuyan lamang ang aking nakita. Masukal ang bahagi na to. At itinuro ko pang bahagi na kung saan ko nakita ang bahay. Kinapik naman ni Lola ang aking mga kamay. Bawal daw kasi ito. Pero nagpapasalamat naman ako na hindi na naulit ang karanasang to. At huminto na rin ang engkantong may gusto sa akin. At magmula nun, ay hindi na ako pinapadeliver ni Lolo. Kasi ayaw na niya itong maulit sa akin. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Hanggang sa muli. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nangyari taong 2001 doon sa lugar namin sa Negros. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho dito sa Maynila at araw-araw kong nakikinig dito kasi parang binabalik ako sa aming probinsya. Maraming salamat po Sir Chris. Sisimulan ko na ang kwento. Isang hapon ay inutusan ako ni Lola na bumili ng tuba sa isang talipapa kasi magluluto daw ito ng adobo. Hindi po kami gumagamit ng suka na pinroseso kahit magpangga ngayon kasi iba talaga ang lasa ng adobo kapag tuba ang gagamitin. Talagang nakakatakam at mabango. Agad ko namang kinuha ang pera sa kanya at dali-dali akong tumungo sa isang talipapa na malapit lang sa kabilang baryo. Tamang-tama din na habang naglalakad ako palabas, ay papalabas din ang kakilala naming namamasada. Kaya naman sumakay na lamang ako sa kanya. Oh, to, saan ang punta mo? Tanong ng mama. Doon po sa talipapa. Sagot ko naman. Tamang-tama, doon din ang punta ko. Sumakay ka na lang dito. Sagot niya, kaya agad naman akong umangkas. Nang marating namin ang talipapa, ay kaagad akong bumili ng sukang tuba at hinintay ko ang kabaryo namin. Mula doon sa talipapa, ay natatanaw ko ang isang purok sa di kalayuan
at ang mga tao doon ay nagtitipon-tipon na tila ba merong tinitignan. Hanggang sa merong dumaang isang mama na nagsabi sa isang tendero na meron na namang isang hayop na wakwak ang tiyan at wala ng mga lamang loob. Kaya naman ako'y nagtataka kung ano mang nangyari sa hayop na iyon. Narinig din ito ng kabaryo namin at tumingin siya sa bahagi na kung saan nagtitipon-tipon ng mga tao. "To, puntahan natin kasi meron din akong mga alagang baboy. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari." Sabi niya at kaagad naman akong tumango. Pagkatapos nga niyang bumili ay tumungo kami sa purok na iyon. At nang marating namin ang kinaroroonan ng mga tao ay nanlumo ako sa aking nakita. Totoo nga na ang baboy na ito ay wala ng mga lamang loob. Wakwak ang kanyang tiyan at parang hindi ginamitan ng patalim. Ang sabi naman ng iba, kung taong may gawa nun, bakit pa niya iiwan ang mga karne? May kutob silang hindi taong may gawa nito, kundi isang mabangis na hayo. May mga nagsasabi din na aswang ang may gawa nito. Pero aswang man o hayop ang may gawa, sigurado sila na mahaba ang kuko nito. Sigurado ba kung aswang ang may gawa niyan? Kasi kagabi hindi mapakaling aming mga aso. Sabi ng isang ali. Baka nga, kasi pinaramdaman din kami kaninang madaling araw. Parang may naglalakad sa bubong namin. Sabi naman ng isang buntis at nakita ko naman ang aking kabaryo na napailing. "To, tara na. Umuwi na tayo. Malapit ng dumilim. Kinakailangan kong masigurado ang aking mga alaga." Sabi ng aking kabaryo. Maya-maya lang ay narating namin ang aming baryo at nang makauwi na ako sa bahay ay agad kong sinabi kay Lola ang tungkol dito. Ayon sa kanya ay hindi na daw bago ang mga kwentong aswang doon. Hindi pa man daw ako pinapanganak ay laganap na talaga mga kwentong ganito. Sa mga panahon kasi na ito, Sir Chris, ay nagbabakasyon lamang ako doon kasi wala na rin naman kaming pasok. Bali meron po kaming bahay ng aking mga magulang sa kabisera at doon ako lumaki. O tignan mo, meron akong pangontra dito. Galing pa ito sa isang albularyo, kaibigan ng lolo mo. Mahigit 10 taon na sa akin to. O heto, suotin mo. Sabi ng aking lola, sabay abot ng isang habak sa akin. Nilalagay daw ito sa baywang. Agad ko naman itong sinuot. Bandang 6:00, habang kami ay kumakain ng hapunan, ay nakarinig kami ng mga alulong. Talagang tumigil kami sa aming pagkain at napatingin sa paligid. Ramdam ko na kinakabahan din si Lola sa mga sandaling ito kasi nga meron na rin siyang mga naging karanasan noong hindi pa ako pinapanganak. Ganito rin ang narinig namin bago umatake ang mga aswang dito noon. Pabulong na sabi niya. Huwag lang silang magkakamali kasi kahit takot man ako, lalaban pa rin po ako. Sagot ko naman, pero sa kaloob-looban ko ay nakakaramdam na rin ako ng takot. Hindi ko po ito may tatanggi. Bilisan mo na dyan, apo, at nang mahugasan ko ng ating mga pinagkainan. Dagdag pa ng aking lola. Pagkatapos nga namin kumain, ay agad niya akong pinapasok sa aking kwarto. Narinig ko naman na nagwisik ito ng asin sa paligid. Narinig ko rin siyang nagdasal sa harap ng kanyang altar. At pagkatapos nito, ay narinig ko siyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Sumigaw pa ito na matulog na daw ako. Sinubukan ko namang matulog,
pero parang hindi ako pinapatulog ng aking sarili. Nararamdaman ko na merong mangyayaring masama sa gabing ito. Ito pong kabaryo namin na umalok sa akin ng libreng sakay ay tawagin na lang natin sa pangalang Mangustino. Malapit lang kanyang bahay mula sa amin at matatanaw ito. Ang kanyang bahay lang ang makikita sa bahagi na iyon. Wala siyang mga kalapit bahay nang dahil nga sa nag-aalaga ito ng mga baboy. At malapit din ito sa pangpang. Alam naman natin na kapag nag-aalaga ka ng mga ganitong hayop ay talagang mabaho. Kaya walang nagpapatayo ng bahay doon malapit sa kanya. Hindi lang kasi isa o dalawang kanyang inaalagaan, kundi mahigit sampu. Ito bang negosyo na ipinasa sa kanya ng kanyang tatay. Bandang alas 9 ay dinalaw ako ng antok at hindi naman nagtagal ay nakatulog ako. Ngunit bandang alauna ng madaling araw ay nagising ako sa sigaw ng mga hayop. Maliban sa mga tahol ng mga aso sa aming baryo, ay nadidinig ko rin ang ingay ng mga alagang baboy ni Mangustino. Kaya naman agad akong bumangon at dumungaw sa bintana kasi mula doon ay matatanaw ang kanyang bahay. Nakita ko naman na maliwanag ang loob ng kanyang bahay. La! Pasigaw na sabi ko at kaagad namang sumagot si Lola. Gising na pala siya sa mga sandaling ito. Halika dito, apo. Kaagad naman akong tumungo sa kanyang kwarto at mula doon ay tumingin kami sa bahay nila Mangustino. Hindi nagtagal ay nakita namin ang mama na lumabas ng kanyang bahay na merong dalang lampara. Nang marating niya ang mga tangkal ay narinig namin siyang sumigaw ng napakalakas. Tila ba meron siyang nakitang nakakagimbal. At maliban dito, ay meron pa siyang hinahamon. La, puntahan kaya natin si Mangustino. Baka merong nangyayari doon. Pabulong na sabi ko kay Lola. Baka nga, apo. Sige, puntahan natin. At huwag mong kalimutan na magdala ng itak. Sagot naman niya. Makalipas ang ilang minuto ay kaagad kaming lumabas ng bahay ni Lola. At habang binabaybay namin ang madilim na daan ay meron kaming nakitang tao na naglalakad papunta sa amin at makakasalubong namin ito. Ang akala naman namin noon, ito ay kabaryo lamang namin. At nung malapit na siya sa amin ay inangat ni Lola ang kanyang hawak na lampara para makita ang mukha ng taong ito. Subalit nagulat kami nang bigla niyang sinampal ang lampara at tumilapon ito sa unan. Kaya nagulat ako. Hoy, anong problema mo? Ba't mo ginawa iyon? Tanong ko sa kanya at nakahawak na ako ng mahigpit sa itak. Nakita ko namang tinitigan niya ako ng masama at anumang oras ay aatakihin niya ako. Nakita namin ang kanyang mga kamay na mayroong mga dugo. Kaya naman kinabahan na ako. Sige, ano? Lalaban ako. Pasigaw na sabi ko habang naglalakad papalapit sa kanya. At sa tuwing hahakbang ako, ay umaatras din ito. Kaya naman nagtataka ako sa mga sandaling ito. Walang ano-ano ay tumakbo ito papalayo. At hindi man lang lumingon sa amin kahit ni isang beses. Agad naman akong hinila ni Lola. Tara na, apo. Takot siya sa habak. Aswang yun. Sabi ng aking Lola at kaagad naman kaming tumakbo pupunta sa bahay nila Mangustino. Sa pagdating namin sa tapat ng kanyang bakuran ay tinawag siya ni Lola. Agad naman niya kaming pinagbuksan at pinapasok. Iyo, anong nangyayari dito? Tanong ng aking Lola. Dalawa po sa aking alagang na biktima niya.
Wakwak talaga ang tiyan at wala ng mga lamang loob. Kaya pala hindi ako mapakali kanina. Sabi ni Mang Gustino at kaagad niyang pinakita sa amin ang mga ito. Nanlumo naman si Lola sa kanyang nakita at hindi ito makapaniwala. Meron kaming nakasalubong nung papunta pa lamang kami dito. May mga dugo ang kanyang mga kamay. At sa tingin ko, kilala ko siya. Sabi ni Lola at nagulat naman ako sa kanyang sinabi. Sadyang maliit ang mundo ano. Dito pa kami nagkita. Dagdag pa ng aking Lola. Pwede mo po bang sabihin kung sino iyon? Nang sa ganun ay mabigyan ko naman ng hustisya mga hayop na kanyang nabiktima. Sabi ni Mang Gustino at sinabi nga ni Lola kung sino bang taong aming nakasalubong. At kahit si Mang Gustino ay nagulat. Kasi ang taong ito ay kilala sa kabilang bayan. Anak ito ng isang tanyag na negosyante at marami ang tumitingala sa kanilang pamilya. Kaya hindi talaga akalain ni Mang Gustino na meron silang tinatagong lihim. Anak pala siya ni ano? Kung ganun totoo nga mga kwento-kwento patungkol sa kanilang angkan. Sabi naman ni Mang Gustino, matagal ko na rin narinig ang mga kwento na yan. Pero ang akala ko nung una ay marami lang ang naiinggit sa kanila. Pero saksi kami ng aking apo. Sagot naman ni Lola at makikita naman sa mukha ni Mang Gustino na parang nagdadalawang isip ito na kumprontahin ang salarin. Kasi nga galing ito sa isang mayamang angkan at marami silang pwedeng kayang gawin. Pero ang sabi ni Lola sa kanya, mas mabuti pa rin kumprontahin ito. Kaya naman kinabukasan ay pinunta ni Mang Gustino ang bahay ng mama na nakita namin ni Lola sa gabing iyon. Subalit binigyan siya ng pera. Malaking halaga. Pero makalipas lang ang ilang gabi ay inubos talaga ang kanyang mga alaga. Kaya naman dito mas nadagdagan ang galit ni Mang Gustino. Nalaman din ang mga tawang tungkol dito. Kaya naman ang lahat ng nag-aalaga ng baboy na nabiktima ay nagtipon-tipon para lusubin ang bahay ng salarin. Pagkarating nila doon ay wala na silang madatnan at ayon sa kanilang mga katulong ay lumayas na daw ang kanilang mga amo at wala nang tumitira doon. Ilang araw pang pabalik-balik doon si Mang Gustino. Pero totoo nga na lumayas sa mga iyon kasi pinapasok pa daw sila ng mga katulong para mapatunayan. Magmula nun ay hindi na nga tinirhan ang kanilang bahay at walang nakakaalam kung saan sila pumunta. Pero ang sigurado daw si Mang Gustino, isang baryo na naman ang kanyang bubulabugin. At kapag mabisto ay lilipat na naman sa ibang tirahan. At ganito ang kanyang gagawin hanggang sa kanyang maipasang itim na mutya. Naging alerto pa rin ang mga tao sa aming bayan at kung bibilangin ay marami palang mga baboy ang kanyang napaslang. Tanging mga lamang loob lamang ang kanyang kinukuha. Wala nang iba. Nagsimula muli si Mang Gustino at naparami pa rin niya ang kanyang mga alaga. At mabuti naman na hindi na muli kaming binulabo. Sir Chris, meron lang po akong isisingit na karanasan. Nangyari naman po ito dito sa Maynila. Taong 2010, nung ako'y nakipagsapalaran dito, nangupahan ako sa isang bahay na malapit lang noon sa aking pinagtatrabahuan. Madalas ay ginagabi na ako ng uwi. Isang gabi, sa pagdating ko sa bahay paupahan, ay napansin ko na walang tao sa loob ng bahay. Tinawag ko naman ang aking mga kasamahan pero walang sumasagot. Kaya naman umakyat ako sa ikalawang palapag para tignan kung nandoon nga mga ito. Subalit nakita kong nakalakang kanilang mga kwarto
Kaya naman inisip ko na baka umuwi ang mga ito sa kanilang mga probinsya. Sabado rin kasing araw na to. Bandang alas 10 ay nagpapahinga na ako sa aking kama nang makarinig ako ng mga yapak sa ikalawang palapag. Ako naman in labis na nagtataka kasi sa pagkakaalam ko ay nag-iisa lamang ako dun sa bahay pagamutan o sa bahay paupahan. Bumangon ako habang nakatingin si itaas kasi meron ding mga maliliit na siwang. Gawa lamang sa kawayan ng sahig sa ikalawang palapag. At nang sindihan ko ang mga ilaw, ay wala naman akong nakikitang tao si itaas kasi ang ilaw ay tumatagos naman sa mga siwang. Sino mang nandyan? Pasigaw na sabi ko, pero walang sumasagot. Ilang minuto pa akong nakiramdam, pero hindi naman nasundan ang mga yapak na iyon. Inisip ko rin na baka isa itong magnanakaw kasi talamak talaga sa lugar na iyon ang mga ganitong tao. Kaya naging alerto ako. Maya-maya lang ay nakarinig ulit ako ng mga yapak. Pero sa mga sandaling ito ay nanggagaling na sa labas ng aking kwarto. Tila ba isang tao na nakasuot ng bakya? Kasi sa bawat yapak niya ay tumutunog talaga. Dahan-dahan akong tumungo sa pinto. At nang makarating ako doon, ay bigla ko itong binuksan. Nang sa ganun ay malaman ko kung sino bang nasa labas. At nang mabuksan ko ng pinto, ay bumulaga sa akin ang isang nilalang na pugot na ulo. Nakasuot siya ng puting damit. At totoo nga na bakya ang kanyang kasuotan sa paa. Sa takot ko ay tumalon ako sa bintana at tumungo sa bahay paupahan ng aking kakilala. Doon ako nagpalipas ng gabi kasi ayoko nang makita ulit ang pugot na ulo. At sa sumunod na araw ay lumipat ako sa ibang bahay kasi meron ng mga nagpaparamdam sa akin tuwing gabi. Hindi ako natakot sa aswang pero sa ganito ay parang hihiwalay ang aking kaluluwa nang dahil sa sobrang takot. Sir Chris, dito ko na po tatapusin ang kwento kasi hindi na rin nasundan ang karanasang ito. Maraming salamat po sa binigay niyong oras. Hanggang sa muli. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nangyari sa lugar namin. At nang dahil nandito na rin naman ako, ay ibabahagi ko ng lahat sa inyo. Nakatira po kami sa isang barangay sa Sirawai. Doon po ako lumaki. Ganon din si tatay at lolo. Bali yung angkan po namin ay isa sa pinakamatagal nang naninirahan sa barangay na ito. Kaya marami po kaming alam na kwento. Maliban dito, ay meron po kaming kaunting kakayahan na makakita at makaramdam ng mga bagay na merong kaugnayan sa kababalagan. Pero wala po kaming laing manggagamot. Itong karanasan namin ay nangyari taong 1989. Ako ay nasa 15 anyos pa lamang at nakahiligan kong umukit ng mga eskultura. Pero hindi pa ganun kadalubhasa. Yung tiyuin ko naman ang nagtuturo sa akin at minsan lang kong pumunta doon sa bahay. Isa o dalawang beses sa isang linggo. Isang umaga, habang ako ay nag-uukit sa labas ng bahay, ay dumating ang aking tiyuin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Baldo. Papasok pa lamang ito, ay nakita ko na siyang nakangiti sa akin. At tila ba nasisiya ng dahil nga sa nag-uukit ako. Unti-unti ka nang gumagaling. Sabi niya. Siyempre naman po, ikaw ang inspirasyon ko dito. At kung hindi dahil sa'yo, hindi ko matutuklasan ng ganitong abilidad. Sagot ko naman sa kanya.
at ngumitin na lamang ito. Nandyan ba yung tatay mo? Meron sana akong kailangan sa kanya. Tanong pa niya. Umalis po. Pero babalik din naman yon. Meron nang binili sa bayan. Sagot ko at tumangon na lamang ito. Sa mga sandaling ito ay hindi niya ako masyadong kinakausap. Hindi rin siya tumitingin sa aking ginagawa. Kaya nanibago ako sa kanya. Tila ba meron siyang problema o iniisip na malalim. Makalipas naman ang mahigit kalahating oras ay dumating si tatay. Oh, Baldo, ba't naparito ka? Tanong niya. Doon tayo mag-usap sa loob, tol. Meron akong kailangan. Sagot ni Tio Baldo at kaagad ngang pumasok ang dalawa. Hindi na ako nakinig pa sa kanilang pag-uusap kasi baka mapagalitan lamang ako. Makalipas naman ang mahigit kalahating oras ay lumabas si Tio Baldo at nagpaalam sa akin. Nakita ko naman na meron siyang dalang maliit na bag na kulay itim at sigurado ako na meron itong laman. At nang makaalis na ito ay kaagad ko namang tinanong si tatay kung ano ang kailangan ni Tio Baldo. At sabi niya nang hiram daw ng pera. Siya nga po pala, si Tio Baldo ay nakatira sa isang barangay na medyo malayo mula sa amin. Balik na po tayo sa kwento. Makalipas naman ng ilang araw, isang hapon, ay nagulat kami nang dumating sila ng kanyang asawa. At itong asawa ni Tio Baldo ay buntis sa mga panahon ito. Siguro mga nasa 5 buwan pa lamang. Nagulat kaming lahat noon kasi hindi namin inaasahan ang kanilang pagdating. At nagtataka naman si tatay kung bakit meron silang dalang mga bagahe at tila ba doon sila mananatili sa bahay. Kaagad naman kami nagtipon-tipon sa pagkainan at kinausap namin si Tio Baldo. Tol, pwede ba na dito na muna kami manirahan? Tanong ni Tio Baldo kay tatay. Oo naman, tol. Bahay ito ng mga magulang natin, kaya pwedeng pwede. Meron pa namang mga bakanteng kwarto dito. Sagot ni tatay at tila ba alam na niya ang dahilan kung bakit sila nandoon sa bahay. Meron bang problema, Baldo? Tanong naman ang aking nanay. Hindi nila kami tinigilan. Kahit na nagpaputok na ako ng ilang beses. Gusto talaga nilang kunin ang aming anak. Ang kanilang apo. Sagot ni Tio Baldo na siya namang aking ipinagtataka. Wala talaga akong kaalam-alam sa mga nangyayari. Hinding-hindi ako papayag na makuha nilang anak ko. Kahit nakadugo ko pa silang lahat. Sabi naman ng asawa ni Tio Baldo na tawagin na lang natin sa pangalang Ate Helen. Mabait po ito, pero may kutob ako na meron talaga siyang tinatagong lihim sa mga panahon ito. Kumbaga nakikisakay lang sa mga desisyon ni Tio Baldo. Ito talaga ang unang masasabi ko sa kanya. Sa ilang araw nilang pananatili doon sa bahay ay wala naman kaming naranasang pagpaparamdam. Maimbing naman ang tulog namin tuwing gabi. Hanggang sa isang umaga, habang binabaybay ko ang daan palabas ng baryo, ay meron akong nakasalubong na isang mama. Toy, dito na ba nakatira si Baldo? Matagal din kasi kaming hindi nakita. Magkaibigan kaming dalawa. At narinig ko kasi na lumipat na ulit siya dito. Tanong ng mama. Sinabi ko naman ang totoo sa kanya at itinuro ang aming bahay kasi mula sa aming kinakatayuan ay matatanaw ito. Maraming salamat, Toy, at sabihin mo sa kanya na pupunta kami dyan mamaya
para mabisita naman namin siya. Dagdag pa ng mama at tumangon na lamang ako. Sabay pa kaming lumabas ng baryo. Pero nang marating namin ang bukana, ay kaagad itong sumakay ng habal-habal at nag-iwan sa akin ng masamang titig. Sabi ko naman sa isip ko, baka ganito lang talaga siya kung tumiting. Masama at parang tago sa kaluluwa. Pagkatapos kong bumili ng mga gulay, ay kaagad akong bumalik sa bahay. Sinabi ko naman kay Tio Baldo na merong naghahanap sa kanya. At inilarawan ko naman sa kanyang itsura nito. Nakita ko namang nagtinginan sila ni Ate Helen at kaagad niyang sinuntok ang mesa. Nagulat naman si nanay at tatay nang dahil sa kanyang ginawa. Oh, anong problema? Tanong ng aking tatay. Natunto nila kami, tol, at madadamay pa kayo ngayon. Sabi ni Tio Baldo. Akala mo ba takot ako sa mga yon? Ha? Tanong naman ni tatay at nakita ko naman si Ate Helen na nakatingin lang sa lupa at may mga pagkakataon na tumitirik ang kanyang mga mata at ilang beses rin niyang tinakpan ang kanyang tenga. Tila ba meron siyang nadidinig na hindi namin nadidinig? Kailangan nating maganda kasi hindi niyo magugustuhan ang kanilang gagawin. Mapanlin lang ang mga yon at hindi basta-basta ang kanilang kakayahan. Sabi ni Tio Baldo. Wala akong pakialam sa mga yon. Kahit kadugo pa siya ni Helen. Sagot naman ni tatay. Eh kahit ako din naman. Hindi ko gusto ang kanilang ginagawa sa akin. Sagot naman ni Ate Helen. Pero may pagka-plastic ang kanyang dating. Talagang mararamdaman ng isang tao kung peke ang pinapakita sa kanya. Alam kong hindi lang ako merong ganitong pakiramdam. Si nanay naman ay nakatingin lang sa kanya na tila ba naghihinala. Kaagad namang naganda si na Tio Baldo at tatay. Naghanap sila ng mga pangontra sa bayan at kami naman ay naiwan sa bahay. Helen, pagsabihan mo yung pamilya mo, nalayuan na kayo ni Baldo. Sabihin mo sa kanila na kahit anong mangyari, ay hinding-hindi mo ibibigay ang inyong anak. Sabi ni nanay kay Ate Helen. Ilang beses ko nang sinabihan ang mga yon, pero matigas talaga. Minsan iniisip ko na bakit ako pumunta sa ganitong pamilya. May mga lahing aswang. Sagot naman ni Ate Helen. Tanggap ka pa rin namin kasi mahal ka ni Baldo. At nakita ko naman na mahal mo rin siya. Kaya sumama ka sa kanya. At sumusunod sa kanyang mga desisyon. Pero wag na wag mong sirain ang tiwala namin sa iyo. Babala ni nanay sa kanya at tumangon na lamang si Ate Helen. Makalipas ang mahigit isang oras ay dumating naman si tatay at Tio Baldo. Meron silang dalang mga pangontra tulad ng buntot pagi at ilang mga insenso. Pagpatak ng takip silim ay pumasok na sa kwarto si Ate Helen. Kami naman ni tatay at Tio Baldo ay nasa labas lang, nag-uusap. Pag may marinig kayong kakaiba mamaya, sigurado sila na yan. Tandaan nyo, walang mga nag-aalaga ng baboy dito. Pag may marinig kayo ng tunog ng baboy, maganda na kayong dalawa. Sabi ni Tio Baldo sa amin at si nanay naman ay nadidinig naming nagro-rosaryo sa kanilang kwarto. Pagpatak ng alas 8, ay nagsimula kaming makarinig ng mga kakaibang tunog. Tunog ng ibon na parang gawa ng tao. Tunog ng baboy, aso, at kung ano-ano pa. Talagang nakakakilabot at sa buong buhay ko
ay ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganito. Nakakapanindig balahibo. Sige, lumapit kayong mga hayop kayo at magkakamatayan tayo. Pasigaw na sabi ni tatay. Toy, puntan mo yung ate mo at siguraduhin nakalak ang mga pinto at bintana. Pag-utos naman sa akin ni Tio Baldo. Pero pinigilan ako ng aking nanay at siya na lang daw ang sasama kay Ate Helen. Kaagad naman itong pumasok sa loob ng kwarto at nadidinig ko na nag-uusap din ang mga ito. Sa mga sandaling ito ay puro pagpaparamdam lang naman ang aming nararanasan. Wala nang iba. Pero naging handa pa rin kami sa anumang pwedeng mangyari. Baka pasukin kami o ano man dyan. Helen, ate, ayos na ba kayo dyan? Tanong ni Tio Baldo at sumagot naman ang mga ito. Walang ano-ano ay umihip ang malamig na hangin at nagsimula kaming makaamoy ng malansa. Maliban dito ay umalingasaw din ang amoy ng isang langis. Ito ay isang uri ng pamahit na gawa sa niyog. Nararamdaman din namin na napapaligiran kami sa mga sandaling ito kasi nakakarinig na kami ng mahinang pagingal at mga tunog ng baboy. Gaya ng nasabi ni Tio Baldo ay walang nag-aalaga ng baboy doon sa amin. At totoo naman po ito. Kaya naman sigurado kami na merong aswang na umaaligid sa paligid ng bahay. Subukan nyo lang na pumasok dito at malilintikan kayo sa amin. Pasigaw na sabi ng aking tatay at nakarinig kami ng mga pagtawa na tila ba meron talagang mga tao sa paligid ng bahay. Talagang nakakatakot. At nang dahil hindi ko nakayanan, ay napagpasyan kong pumasok sa kwarto nila Tio Baldo na kung saan naroroon si Nanay at Ate Helen. Nang makapasok na ako sa kanilang kwarto, ay nagulat ako nang makita si Nanay na nakahandusay. Walang malay at tila ba mahimbing ang kanyang tulog. Maliban dito ay hindi ko na makita si Ate Helen. Nakabukas na rin ang bintana sa mga sandaling ito at nagulat ako nang makakita ng isang taong nakatayo sa labas. Meron siyang mahabang puting buhok, nanlilisik ang mga mata at merong kulubot na mga balat. Nakikita ko siya sa pamamagitan ng liwanag ng buwan. Kaya naman agad akong sumigaw at tumakbo palabas ng kwarto. Sinabi ko naman kay Tatay at Tio Baldo ang tungkol dito. Kaya agad silang tumungo sa loob ng kwarto. Helen, nasaan ka? Pasigaw na sabi ni Tio Baldo at kaagad siyang tumalon palabas ng bintana para hanapin si Ate Helen. Ginising naman namin si Nanay at kaagad naman itong nagising. Oh, anong nangyari? Nasaan si Helen? Tanong ng aking nanay. Bantayan mo muna ang nanay mo at sasamahan ko lang si Baldo. Sabi naman ng aking tatay at kanyang kinasang hawak niyang baril. Tumalon din ito sa bintana. Lumipas lang mahigit isang oras pero hindi nila nakita si Ate Helen. Ang sabi naman ng aking nanay, bigla lang daw itong nawala ng malay. At huli niyang nakita si Ate Helen na naglalakad patungo sa bintana. At pagkatapos nito ay hindi na niya alam ang mga nangyari. Nahinto naman ang mga pagpaparamdam sa amin at si Tio Baldo ay iyak ng iyak sa mga sandaling ito kasi hindi niya akalain na sasama si Ate Helen sa kanyang pamilya. Alam kasi niya kung ano ang mangyayari pag sumama si ate sa mga ito. Sigurado ng kanilang anak ang mapapahamak. Kinabukasan ay hindi nag-aksaya ng oras si Tio Baldo at tatay. Pinuntahan nilang lugar ni Ate Helen pero hindi na nila nakita ang mga ito.
May mga nakapagsabi daw sa kanila na matagal nang hindi nakatira doon ang pamilya ni ate. At napaisip naman si tatay na planado ang lahat ng nangyari sa amin. Talagang pinaghandaan ng mga ito nang sa ganun na hindi sila matuntun. Ilang araw namang balisa at hindi mapakali si Tio Baldo. Araw-araw siyang umiiyak at umiinom ng ala. At hindi niya matanggap na inilayo sa kanya ang kanyang magiging anak. Wala na daw siyang pakialam kay Ate Helen. Hindi rin niya matanggap na niloko siya. Makalipas ang 2 linggo, isang madaling araw, ay nabulabog kaming lahat nang makarinig ng malakas na putok ng baril na nanggagaling sa labas ng aking bintana. Talagang nagulat ako at nataranta. Umuulan at kumikidlat pa sa mga sandaling ito. Agad kaming lumabas ng bahay at tumungo sa tapat ng aking bintana. Dito namin nakita si Tio Baldo na nakahandusay sa lupa at merong tama ng baril sa kanyang dibdib. Nag-iyakan kaming lahat noon kasi nagpatiwakal ito. Siguro hindi na niya nakayanan ang mga nangyari sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw, isang madaling araw ulit, ay meron akong nakitang lumiliwanag sa labas ng aking bintana. At sa aking pagtataka ay bumangon ako at binuksan ko ito kasi parang merong nagsindi ng apoy doon. Pero laking gulat ko nang makakita ng isang bolang apoy na patalon-talon doon mismo sa bahagi na kung saan nagpatiwakal si Tio Baldo. Kaagad ko namang ginising si nanay at tatay, pero pagkalabas ulit namin ay wala na ito. Nawala na parang bula. Sabi naman ni tatay, nabubuo daw ang bolang apoy sa bahagi na kung saan namatay ang isang tao. Parang kaluluwa daw niya ito na hindi matahimik. Parang ganon. Magmula nun ay hindi na talaga namin nakita si Ate Helen. Wala na rin kaming ideya kung ano ang nangyari sa kanya. Kasi kahit anino niya ay hindi na namin nakita. Sir Chris, dito ko na po tatapusin ang kwento kasi hindi na rin naman nasundan ang mga karanasang ito. Maraming salamat po. Ang karanasang ito ay nangyari sa isang baryo na matatagpuan sa Iloilo. Sa mga panahong ito ay nakikitira ako sa bahay ng mga magulang ng aking kasintahan. Doon na rin ako nagtatrabaho sa kanilang bayan. Mahal na mahal ko ang kasintahan kong ito, kaya naman sumama ako sa kanya at tanggap naman ako ng kanyang mga magulang. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Diana. Subalit lingid sa aking kaalaman ay meron palang isang tao na hindi pabor sa aming relasyon na minsang naging malapit kay Diana. Makalipas ang isang taon magmula noong tumira ako doon sa kanila ay nagkaroon ako ng isang nakakakilabot na karanasan at hinding-hindi ko ito makakalimutan. Isang hapon, habang ako ay nagluluto ng ulam sa kusina, ay tinawag ako ng aking kasintahan. Sabi niya merong naghahanap. Mahal, merong naghahanap sa iyo. Sabi niya. Ha? Sino? Tanong ko naman. Kaagad naman akong lumabas at nakita ko ang isang kakilala na nakatayo sa labas ng bakuran. Tawagin natin siya sa pangalang Jose. Oh Jose, ba't ka na pa rito? Punta kayo sa bahay mamaya. Meron tayong kaunting salo-salo. Isama mo si Diana at meron tayong kaunting inuman. Sagot niya. Naku, nakapagluto na ako ng ulam. Ayos lang yan. Pwede pa namang kainin niyan bukas.
O siya, alis na ako. Meron pa akong lulutuin doon sa bahay. Punta kayo mamaya. Dagdag pa niya. Teka lang, anong meron doon sa inyo? Pahabol na tanong ko. Kaarawan ko ngayon, kaya huwag kayong tumanggi. Sagot niya, sabay ngiti. Sige, pupunta kami ni Diana. Maraming salamat sa imbitasyon. Sagot ko at tumango na lamang ito. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay agad kong sinabi kay Diana ang tungkol dito. Aba, parang ikaw lang taga rito ah. Sa'yo pa niya talaga sinabi at hindi sa akin. Patawang sabi niya. Oo nga, pero pupunta tayo doon mamaya. Doon na lang daw tayo maghahapunan. Sagot ko naman at tumango naman si Diana. Pagpatak nga ng alas 6 ay kaagad kaming tumungo doon. Ang bahay po nila Jose ay nasa gitna ng palayan at kinakailangan pang dumaan sa isang masukan lagubat. Pero hindi naman ganun kalayo. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay sinindihan ko ang dala kong lampara kasi medyo madilim na rin sa mga sandaling ito. Pagkarating naman namin sa gubat ay nagsabi si Diana na parang babalik daw ito sa bahay at hindi niya alam kung bakit. Parang hindi daw niya trip na tumungo doon kina Jose. Sabi ko naman pagkatapos naming kumain ay kaagad kaming uuwi. Hindi na ako iinom ng alak nang sa ganun ay hindi ito mabagot. Pumayag naman siya. Nang marating naman namin ang pilapil, ay sinalubong kami ni Jose at hinatid papunta sa kanilang bahay. At sa pagdating naman namin doon, ay sinalubong kami ng kanyang mga magulang. Oh, heto na pala sina Diana. Toy, kumain muna kayo. Sabi ng nanay ni Jose. Magandang gabi po tita, tito. Pagbati ko naman sa mga ito. Mababait naman ang mga magulang ni Jose. Ganon din ang kanyang mga kapatid. Sa mga sandaling ito ay wala pang gaanong bisita at hindi pa dumadating ang mga kaibigan ni Jose na kaibigan ko rin naman. Pagkatapos naman namin kumain ay tumambay muna kami sa likod ng bahay na kung saan daw kami magiinuman. Nagulat naman ako nang abutan ako ni Jose ng isang boteng alak. Pero tumingin muna ako kay Diana at nakita kong tumango ito. Kaya naman tinanggap ko ang binigay niya. Ang ibig sabihin kasi nito ay pinapayagan niya akong uminom. Makalipas naman ang mahigit kalahating oras ay merong dumating. Isang lalaki na kasing edad rin naman namin. Matangkad at malaki ang pangangatawan. Pero mabigat ang nararamdaman ko sa kanya. At hindi ko alam kung bakit hindi ko siya matitigan ng direkta. Parang merong kakaiba sa kanya. Tol, kaibigan ko nga pala. Naalala pa niyang kaarawan ko. Kahit hindi siya taga rito. Pagpapakilala ni Jose sa lalaking ito. At kaagad naman akong tumango. Nagtanong pa ako kung ano ang kanyang pangalan. Pero tawagin na lang natin siya sa pangalang Berto. Ako nga pala si Berto. Sabi niya at nakipagkamay ito. Napansin ko naman na nakayuko lamang si Diana at hindi naman ito pinapansin ni Berto. Takang-taka naman ako sa mga sandaling ito kung bakit ganito ang pinapakita ng dalawa. Hindi ko naman alam kung bakit kasi wala naman silang sinasabi. Kahit nga si Jose ay nagulat nang dumating si Berto kasi hindi daw niya ito inaasahan. Makalipas pang mahigit kalahating oras ay bumulong si Diana. Sabi niya uuwi na daw kami. Kaagad naman akong tumayo at humingi ng pahintulot kay Jose.
hindi naman niya kami pinigilan. Tumangon na lamang sa amin si Berto at kaagad kami naglakad papasok sa loob ng bahay para na rin humingi ng paintulot sa nanay at tatay ni Jose. Pagkatapos nito ay kaagad na kami naglakad pa uwi. At habang naglalakad kami sa pilapil ay nakasalubong namin ang aming mga kaibigan at nagtanong pang mga ito kung bakit kami ay uuwi na. Pero ang sabi ko, meron pa kaming gagawin sa bahay at tumango naman ang mga ito. Nang marating namin ang gubat, ay nagtanong ako kay Diana kung bakit hindi siya pinapansin ni Berto at kung bakit naiilang ito noong dumating siya. Pero ang sabi niya, wala lang daw talaga ito sa modo. Hindi naman ako nagtanong pa kasi baka uminit pang ulo. Pagkarating naman namin sa bahay ay kaagad kaming pumasok sa aming kwarto kasi tulog na rin si nanay at tatay. Maya-maya lang ay nakatulog din naman si Diana at ako naman ay hindi ko maiwasang mapaisip kung magkakilala ba si Berto at Diana. Talagang naintriga ako sa kanilang pinapakita kasi nung nakita niya si Berto ay parang namula ito at limitado ng kanyang pagsasalita. Hanggang sa inisip ko na rin na merong namagitan sa mga ito. Tao lang din naman ako, kaya nag-iisip rin ako ng mga ganitong bagay. Bandang alas 10 ay nasa bingit na ako ng aking pagtulog nang marinig kong nagsalita si Diana. Berto! Berto! Ayoko na! Nang marinig ko mga salitang ito, ay bigla namang nawala ang aking antok at nagising ang aking diwa. Naghintay pa ako ng ilang sandali kung meron pa ba siyang sasabihin. Pero hindi na ito nasundan pa. Gusto ko siyang gisingin, subalit sabi ko wag na kasi baka nananaginip lamang ito. Pagsapit naman ng ating gabi, ay nakarinig ako ng mga yapak sa labas ng aming bintana at nagsimulang tumawol ang alaga naming aso. Kaya naman napagpasyan kong lumabas ng bahay para tignan kung sino mang nandoon. Dahan-dahan akong naglakad habang hawak-hawak ang isang itak. At pagkarating ko sa tapat ng aming bintana, ay huminto sa pagtawol ang aming aso. At nagulat naman ako kasi nakabukas na ito. Sigurado po akong nakasara ito bago pa man ako lumabas ng kwarto. At mula naman doon sa bintana, ay nakikita ko si Diana. Sa aking pagtataka, ay sinara ko ulit ito at kaagad ako naglakad pabalik sa loob ng bahay. Nakiramdam pa ako ng ilang minuto, pero wala na akong narinig na anumang ingay. At nang makapasok na ako sa aming kwarto, ay nakita kong nakaupo na si Diana, pero nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Kaagad ko siyang nilapitan. Diana, meron bang problema? Tanong ko sa kanya, pero bigla itong humiga at bumalik sa kanyang pagtulog. Napakamot na lamang ako at hindi ko na siya ginising. Sumikat lang ang araw, pero hindi ako nakatulog. Sa tuwing makakarinig kasi ako ng tahol, ay kaagad na nagigising ang aking diwa. Pagkagising naman ni Diana, ay agad ko siyang niyakap. Subalit bigla niya akong tinulak, at kaagad siyang dumungaw sa bintana na tila ba merong hinahanap. Diana, ano yung hinahanap mo? Meron ka bang problema? Tanong ko sa kanya at walang ano-ano ay bigla itong umakyat sa bintana at tumalon sa labas. Nang makalabas na ito ay kaagad siyang tumakbo ng nakapaha at sa aking pagtataka ay hinabol ko ito. At nang mahawakan ko ang kanyang mga kamay ay nagpumiglas ito. Sinigawan pa niya ako na layuan ko daw siya.
Narinig naman kami ni nanay at tatay, kaya pinunta nila kaming dalawa. Hoy, anong nangyayari sa inyong dalawa? Tanong ni tatay, pero nagpupumiglas pa rin si Diana. Diana, iya, anong problema? Tanong naman ni nanay. Subalit bigla namang tumakbo si Diana, papasok sa loob ng aming bahay, at hindi ko na siya hinabol. Iyo, anong problema? Nag-away ba kayo? Tanong ni tatay. Hindi naman tay. Hindi ko nga alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Sagot ko naman. Parang nabaliw po si Diana sa umagang ito at hindi namin alam kung ano ang nangyayari. Makalipas naman ng ilang minuto ay napagpasya naming puntahan ito sa loob ng bahay. Pero hindi pa man kami nakakapasok ay biglang lumabas sa bintana si Diana. Walang saplot sa katawan at tumakbo ito palabas ng bakuran. Nataranta kaming tatlo sa mga sandaling ito. Pero bago ko pa man siya habulin ay pumasok muna ako sa loob ng bahay para kumuha ng saplot. Hinabol nga namin si Diana at nakita namin siyang tumungo sa gubat. At itong gubat na ito ay ang madadaanan bago makarating sa pilapil na isa ring daan para marating ang bahay nila Jose. Ito yung dinaanan namin. Nakita ko naman na yung nakakasalubong ni Diana ay napapatingin sa kanya at nagtataka ang mga ito kung ano ang nangyayari. At nang makapasok na kami sa gubat ay nakita namin siyang huminto sa isang masukal na bahagi. At habang ako ay tumatakbo papalapit sa kanya ay meron akong nakitang sumilip sa likod ng mga nagtataasang damo na nasa kanyang harapan. Isang lalaki na sa tingin ko ay pamilyar sa akin. Sa tingin ko si Berto, kasi kalahati ng kanyang mukha ay aking nakita. Kaagad naman siyang nagtago nung marating namin ang kinaroroonan ni Diana. Nak, iya, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni tatay sa kanya at lumingon ito sa amin na tila ba isang baliw. Nanlalaki pa ang kanyang mga mata at ang kanyang mga buhok ay wala sa ayos. Talagang nakakakilabot tignan si Diana sa mga sandaling ito. Tinignan ko rin ang bahagi na kung saan ko nakita ang sa tingin kong si Berto. Pero wala na siya doon. Maya-maya lang ay kumalma naman si Diana at sumama ito sa amin pabalik sa bahay. Bumalik naman sa normal ang kanyang pag-iisip at sabi niya hindi daw niya alam na tumakbo daw ito papunta sa gubat. At kinuwento rin niya na napapanaginipan niya si Berto at ilang beses daw niyang nakita sa loob ng aming kwarto. Hanggang sa hindi na daw niya alam ang kanyang ginagawa. Nalaman ko naman kay nanay at tatay na si Berto ay ang dating manliligaw ni Diana. Nahulog din naman daw ang loob nila sa isa't isa. Pero sa uli ay napagpasya ni Diana na huwag na lamang itong sagutin kasi may mga pag-uugali siyang nakita na hindi niya nagustuhan. Magmula naman doon na binasted niya si Berto ay hindi na nila ito nakita. Balik na tayo sa kwento. Kinagabihan naman, pagkatapos naming kumain ng hapunan, ay nagsabi si Diana na magpapahinga na daw ito. Sinigurado ko namang nakalak ang mga pinto at bintana. Makalipas naman ang mahigit kalahating oras, ay nakatulog din naman si Diana. Kami naman ni tatay ay nag-uusap at sabi niya magpupuyat daw muna kami sa gabing ito para masigurado na hindi muling mangyayari yon kay Diana at sumang-ayon naman ako sa kanya. Iyo, sigurado ka bang si Berto ang iyong nakita doon sa gubat? Tanong ni tatay. Opo tay, parang si Berto. Hindi po ako makakalimutin. Sagot ko naman sa kanya.
Sa katunayan, ako rin ang nagsabi kay Diana na huwag niyang sagutin si Berto. Kasi nga tanyag ang kanilang pamilya doon sa kabilang bayan. At ayon sa mga kwento, meron silang laing aswang at mangkukulam. At sa tingin ko, totoo nga ang mga kwento. Sabi ni tatay. Wala namang nagparamdam sa amin sa gabing ito. Kaya naman nakatulog kami sa madaling araw. Makalipas naman ng ilang linggo, ay nagkaroon ng sakit si Diana at unti-unting pumayat ang kanyang katawan. Nagsabi naman ang pinagtanungan naming albularyo na kinukulam daw ito at kaya naman niyang tapatan ng mangkukulam. Pero tumanggi si Diana na magigante kasi ayaw niyang matulad sa taong nagpakulam o kumulam sa kanya. Pinatignan din namin siya sa bahay paggamutan. Pero nagulat kami kasi normal naman daw ang lahat. Makalipas naman ng isang buwan, isang gabi, habang kami kumakain ng hapunan, ay tinawag niya ako. Sabi niya ilang beses daw niyang napanaginipan si Berto sa araw na yon. Humihingi daw ito ng tawad at umiiyak. At ilang beses na rin niyang nakita ang kanyang lolo at lola. Tila ba hinihintay daw siya ng mga ito? At makalipas lang ilang sandali, ay pumanaw si Diana. Ang huling sinabi naman niya sa akin, ay huwag daw akong mag-iigande. At ako daw ang pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Sa totoo lang po, gustong gusto kong mag-iigande. Subalit pa ulit-ulit kong naaalala ang sinabi ni Diana. Kaya ipinapa sa Diyos na lang namin ang nangyari sa kanya. Dito ko na po tatapusin ang kwento kasi hindi ko na kaya. Araw-araw po akong nakikinig dito, Sir Chris, at habang buhay akong mananatili dito sa channel mo. Hanggang sa muli. Magandang araw, Sir Chris. Ang mga karanasang ito ay nangyari sa lugar namin sa isang bayan na matatagpuan sa Negros Oriental. Doon po ako lumaki sa aking lolo at lola sapagkat yung nanay at tatay namin ay maagang namayapa. Bali kaming magkakapatid ay nagwatak-watak nung kami musmus pa lamang. Sila ay napunta sa pangangalaga ng aking mga tiyo at tiya na nakatira sa iba't ibang parte ng Kabisayaan. Bali ako lang naiwan sa piling ng mga magulang ni tatay. Sa mga panahon na ito ay meron pong maliit na tindahan si Lola sa bayan. Nagbebenta ito ng mga gulay, isda, kape, soft drinks at iba pa. Pagkatapos ng aming klase ay dumediretso ako doon para tumulong. Si Lolo naman ay nagkukumpuni ng mga sapatos at marami na rin siyang mga naging suki. At kung hindi dahil sa dalawang ito, naligaw na siguro ako ng landas at hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Ang kwentong ito, Sir Chris, ay ang magsisilbing alaala sa akin. Isang hapon, pagkatapos ng aking klase, ay agad akong tumungo sa tindahan ni Lola. Pagkarating ko doon ay nakita ko na meron siyang kinakausap na matanda. At inisip ko naman na baka kakilala niya ito. Pero noon ko lang talaga siya nakita na bumili sa amin. Pagkapasok ko naman sa loob ay agad akong nagbihis. At habang ginagawa ko ito, ay dumating naman si Lolo. At nagsabi na sumasama ang kanyang pakiramdam. Pagkapasok naman niya sa loob, ay nakita ko na meron siyang hawak na isang pares ng sapatos. Maganda at merong mga disenyo na kulay ginto. Parang inukit o hinulma doon sa sapatos. Oh, kaninong sapatos yan? Tanong ni Lola sa kanya at kaagad ko naman itong kinuha sa kanyang mga kamay. Ang bigat ah, ang mahal siguro nito.
sabi ko naman at aking hinima sa mga nakahulmang disenyo. At napasabi ako na talagang pulido ang pagkakagawa. Ito rin ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganong uring sapatos. Talagang mapapasabi ka na mamahalin sa unang tingin. Parang totoong ginto ang mga disenyong nakahulma sa gilid. Ipapaayos sa akin to ng isang binata. Hindi ko na iniwan doon sa aking pwesto. Kasi maganda at mamahalin. Mas mabuti ng sigurado. Sabi ni Lolo. O nga lo, ang ganda at ang bigat pa. Sigurado akong mahal to. Sabi ko naman. O siya, iha. Tigpitin mo ng ating mga gulay sa labas at tayo uuwi na. Gutom na ako. Utos ng aking lola at kaagad ko naman siyang sinunod. Pagkatapos ko namang ipasok ang mga gulay, ay kaagad kaming naglakad pa uwi. Yung bayan po ay merong kalayuan mula sa aming baryo. Mahigit kalahating oras din ang lalakarin bago marating ang aming bahay. Subalit sanay na rin naman kami sa lakaran. At kahit pa na meron ng namamasada, mas pipiliin namin ang maglakad. Nang marating namin ang bahay, ay kaagad ako nagsaing. Si Lola naman ay nagluto ng ulam at si Lolo ay inumpisahan ang pagkumpuni ng sapatos nito kasi meron pa naman daw siyang oras at maayos na rin naman ang kanyang pakiramdam. Sakto alas 6:30 ay luto ng ulam at kanin. Tinawag ko naman si Lolo sa labas ng bahay at sinabihan na kami kakain na. Mula naman doon sa kanyang pwesto ay meron akong nakitang binata na dumaan sa tapat ng aming bakuran. Guwapo, matangkad at maputi. At kahit na medyo madilim ay masasabi ko na guwapo ito o tisoy kung tawagin sa amin. Parang may lahing kano o taga-ibang bansa ang kanyang mga magulang. Tumingin pa ito sa akin at tumingin din naman ako sa kanya. Pero makalipas ang ilang segundo ay naglakad din naman ito. Nagtataka naman ako kung kaninong anak yon. Kasi bago ko lang siya nakita doon sa baryo. Pagkatapos naman namin kumain ng hapunan, ay pumasok na ako sa loob ng aking kwarto. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay nakatulog ako. Bandang alas 10, ay nagising ako nang dahil nakarinig ako ng langit-ngit sa aking kama. Tila ba merong umakyat? Kaya naman agad akong napatingin sa paligid. Wala naman akong nakitang kakaiba. Kaya naman bumalik ako sa pagkakahiga. Nung napasilap naman ako sa bintana, ay meron akong nakitang aninong dumaan. Parang silueta ng isang tao. Kaya naman bumangon ulit ako at tumungo sa bintana para tignan ang labas. Tumingin ako sa magkabilang bahagi. Pero wala naman akong nakitang kakaiba doon. Tahimik din naman ang paligid. Kaya sinara ko na lamang ang bintana. Pero bago ko naman gawin to, ay umihip ang napakalamig na hangin na tila ba niyakap ako. Pero hindi ko na ito binigyan pa ng kahulugan. Kasi malamig talaga doon sa amin. Lalo pat nasa bulumunduking parte ng aming baryo. Sinubukan ko namang makabalik sa aking pagtulog at nakatulog naman ako. Kinabukasan ay maaga namang tumungo si Lolo sa bayan. Tapos na niyang ayusin ang sapatos na pinapagawa sa kanya. At tamang-tama din sa araw na to ay wala kaming paso kasi merong gaganapin doon sa aming eskwelahan. Hindi po ako yung tipong tao na mahilig dumalo sa mga okasyon o programa ng aming eskwelahan. Mas pipiliin kong tulungan si Lolo at Lola. Iha, mamayang tanghali ay pumunta ka doon sa pwesto ko. Meron akong ipapagawa sa'yo. Sabi ng aking lolo at hindi ako nagdalawang isip na tumango sa kanya. Maya-maya lang ay umalis na ito at kami naman ni Lola ay kumain ng agahan. Bandang alas 7 ay tumungo na kami sa bayan
at binuksan namin ang tindahan. Doon ay tumulong ako sa pagbebenta ng mga gulay. Pagpatak naman ng tanghali, ay pumunta naman ako sa pwesto ng aking lolo. Pagkarating ko doon ay agad siyang tumayo at binalot ng sapatos na dinala niya kahapon. Hindi ko naman alam kung ano ang kanyang ipapagawa. Kaya nagtanong ako. Lo, ano ang iyong ipapagawa? Tanong ko. O eto, hatid mo to sa bahay ng binata. Sabi kasi niya sa akin, ihatid ito at magbibigay siya ng karagdagang bayan. Sa'yo na yun, baon mo sa eskwelahan. Sabi niya, naku, maraming salamat lo. Sige po, pero saan po matatagpuan ang kanilang bahay? Tanong ko naman at kaagad naman niyang sinabi sa akin. Basta pagkarating mo sa bukana ng bari na ito, ay tumingin ka sa kaliwa at makikita agad ang kanilang bahay. Ito mang sabi niya sa akin. Dagdag pa niya. Sige pulo, alis na ako. Ako nang bahala. Sagot ko naman at tumangon na lamang ito. Hindi naman po ito ang unang pagkakataon na nag-deliver ako ng sapatos sa mga nagpapagawa sa kanya. Kaya sanay na rin naman ako sa ganitong sitwasyon. Pagkarating ko nga sa bukana ng baryo na ito, ay tumingin agad ako sa kaliwa. Agad ko namang nakita ang isang malaking bahay na mayroong matingkad na kulay. Yung materyales na ginamit ay sigurado akong mamahalin at hindi pangkaraniwang kahoy. Ang ganda ng disenyo at yung mga kantonera ay kulay ginto. Yung mga bintana naman ay gawa sa kapis na shell. Talagang maganda. Subalit ang ipinagtataka ko lang, wala silang bako do pader. Nang marating ko ang tapat ng bahay, ay agad kong tinawag ang mga nakatira doon. Binuksan naman ako ng isang binata. Subalit laking gulat ko na siya ang binatang nakita kong dumaan sa tapat ng aming bakuran kagabi. Iyong baryo namin ay napakalayo mula doon at kinakailangan pang sumakay ng tricycle bago makarating doon. Agad ko namang sinabi sa kanya na tapos nang gawin ang sapatos at ipinakita ko ito sa kanya. Nakita ko namang umiti ito at sinabihan ako na pumasok muna. Pero bago ko naman gawin to, ay nakarinig ako ng sigaw sa di kalayuan. Doon mismo nang gagaling sa bukana na kung saan ako bumaba ng tricycle. Sigaw ng isang matanda ang aking narinig. Kaya agad akong napalingon doon. Iha, anong ginagawa mo dyan? Bumalik ka dito. Pasigaw na sabi niya. Bakit po? Pasigaw na sabi ko rin sa kanya. Basta, bumalik ka dito. Dagdag pa niya. At nang lumingon ako sa binata, ay nakita ko pa rin siyang nakangiti at nagsabi na kailangan na ng kanyang tatay ang sapatos at kinakailangan ko nang maibigay. Sandali lang po. Pasigaw na sabi ko sa matanda, sabay pasok sa loob ng bahay. Pinauna ka naman ako ng lalaki, binigyan ng mga pagkain at kinausap ako ng kanyang mga magulang. Halos silang lahat doon ay mga mistiso at mistisa. Nahihiya nga ako na kumausap sa mga ito at hindi rin ako makating ng direkta sa kanilang mga mata. Hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos ng usapan ay hinatid ako ng binata sa labas. Pero nagulat ako kasi malapit ng dumilim at meron akong nakikitang mga tao sa paligid. Merong mga hawak na sulo. At pagkalingon ko naman sa bahay, ay nagulat ako kasi wala na ito. Wala na rin ang bintana o ang binata. Kaya naman nagsimula akong tumakbo. Nang marinig ng ilang tao ang aking mga yapak, ay narinig kong sumigaw ang isa ng, "Nandito siya!" At nang lumingon ako sa kanya,
ay nagulat ako kasi pamilyar ito sa akin. Kapitbahay namin to at narinig ko rin ang sigaw ni Lolo at Lola. Iha! Diyos ko, saan ka nang galing? Bulalas ng aking Lola. Ilang oras ka naming hinanap dito. Merong nakakita sa iyo kanina na merong kinakausap dito. Ilang oras ka nang nawawala? Sabi ni Lolo. Nagtaka daw kasing mga ito nang dahil hindi pa ako nakakabalik doon sa tindahan. Kaya napagpasya nilang puntahan ako doon. Tamang-tama din na nakasalubong nilang matanda na sumisigaw sa akin bago ako pumasok sa bahay na yon. Kaya hinanap nila ako. Hindi naman ako makapaniwala sa mga nangyari. Nang marating naman namin ang bahay, ay sumama ang aking pakiramdam. Hanggang sa nawalan ako ng lakas sa katawan. Hindi ko naman namalayan na nawalan ako ng malay. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. At Sir Chris, kinabukasan sa aking pagising, ay ang gaan-gaan ang aking pakiramdam. Tila ba nakapatong ako sa mga ulap at ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Agad ko namang nakita itong isang matandang babae na mayroong mahabang puting buhok at naamoy ko ang isang usok na nanggagaling sa isang uri ng insenso. Napakabango at nakaka-relax. Nalaman ko naman na isa pala itong albularyo. Lo, La, ano pong nangyari kagabi? Tanong ko. Naku iha, maliban sa engkantong may gusto sa'yo, meron ding bumisitang aswang dito. Nasa bingit ka na kasi ng kamatayan kagabi. Nakipagbuno pa ako sa aswang. Nang sa ganun ay mapalayas ko ito. Oh, tignan mo. Sabi ng albularyo, sabay pakita sa akin ng mahabang kalmot sa kanyang likod. Iya, alam mo, iyak ako ng iyak kagabi. Inahabol mo na kasing iyong hininga. Pero nakapikit ka at parang nananaginip ng masama. Sabi ni Lola. Wala naman po akong naaalala na masamang panaginip. Parang wala nga nangyari. Sagot ko naman. Pero naaalala ko po ang mga nangyari sa akin bago ako mawala ng malay. Yan ay nang dahil sa mga ginawa ko sa iyo. Pagkarinig ko na mayroong nagpaparamdam na aswang, ay agad akong umaksyon. Kasi alam ko na isa itong sinyales na nasa bingit na kamatayan ng iyong buhay. Dagdag pa ng albularyo at hindi ko naman alam ang aking sasabihin. Binigyan niya ako ng anting-anting para daw layuan ako ng engkanto na merong gusto sa akin. At dagdag pa niya, parang planado daw ang lahat ng to. Nang sa ganun ay pumunta ako sa kanilang bahay. At ang kinain ko daw doon ay merong lason. Pero yung aswang naman daw na umatake ay taga doon ng daman sa amin. Dito ko lang din nalaman na meron palang ganito sa amin. At hindi lang daw nag-iisa. Nakakasalubong pa daw namin sila sa daan. Malaki naman ang pasasalamat ko sa albularyo kasi nga pinagaling niya ako. At masasabi ko na talagang magaling siya at kilala sa kabilang bayan. Yung baryo naman na kung saan ko hinatid ang sapatos ay pinuntahan pa namin ni Lolo at Lola para tignan. Kasi hindi ako naniniwala na walang bahay doon. Pero pagkarating namin doon, ay kakahuyan lamang ang aking nakita. Masukal ang bahagi na ito. At itinuro ko pang bahagi na kung saan ko nakita ang bahay. Tinapik naman ni Lola ang aking mga kamay. Bawal daw kasi ito. Pero nagpapasalamat naman ako na hindi na naulit ang karanasang to. At humito na rin ang engkantong may gusto sa akin. At magmula nun, ay hindi na ako pinapadeliver ni Lolo. Kasi ayaw na niya itong maulit sa akin. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Hanggang sa muli.
Magandang araw. Ang karanasang ito'y nangyari sa isang baryo sa Dueñas, Iloilo. Taong 1991 nung kami ay manirahan doon at meron kaming mga naging karanasan. Itong mga panahong ito ay hindi pa masyadong marami ang populasyon ng baryo. Hindi rin ganun kadikit-dikit ang mga bahay. Doon kasi nakabili ng murang lupa ang aking asawa at agad niya itong pinagpatayuan ng maliit na bahay na gawa sa mga kawayan, amakan at pawid. Maaliwalas din ang paligid at hindi ganun kainit. Noong una ay wala kami naging problema. Ipinagbubuntis ko na rin ang aming panganay. Nagkaroon din kami ng bigasan sa bayan at ako ang namamahala. Maliban dito ay meron din kaming pwesto sa loob ng palengke. Bentahan ito ng mga karne ng baboy, baka at manok. At yung asawa ko naman ang namamahala. Patagal ng patagal ay meron din naman kaming mga naging suki. At karamihan sa mga ito ay ang aming mga kabaryo. Noong malapit na akong mga nakaiunti-unti kong napapansin na napapadalas ang pagdaan ng isang matanda sa harap ng aming bahay. Ang matandang ito ay hindi taga doon sa amin. At ayon naman sa mga pinagtanungan ko, siya ay nakatira sa isang baryo na medyo malayo mula sa amin. Nagtataka din ako kung ano ang ginagawa niya doon. Pero may mga nagsabi sa akin na mag-iingat daw ako at huwag ko daw siyang bigyan ng pansin. Kaya ito nga ang aking ginawa. Hanggang sa isang hapon, habang ako ay patingin-tingin sa labas, ay nakita ko siyang naglalakad papunta sa aming tindahan. Kaagad naman akong tumayo at lumayo sa parang bintana ng tindahan kasi doon ako nakadungaw. Hindi nga nagtagal ay huminto ang matanda at nagsabi na bibili daw ito ng bigas. Alangan namang tanggihan ko ito, kaya binentaan ko siya kahit na mayroong mga babala ang ilan sa aming kabaryo. Habang tinitimbang ko naman ang mga bigas ay alam kong nakatingin ito sa akin. Pero ni isang beses ay hindi ako tumingin sa kanyang mga mata kasi ito rin ang sabi sa akin ng aming mga kabaryo. Malapit ka na siguro mga anak, ano? Biglang tanong naman niya. Opo, kabuanan ko na ngayon. Sagot ko naman habang ako ay nakatingin sa ibaba. Eto na po, maraming salamat. Sabi ko pa, sabay abot ng isang kilong bigas. Nakita ko naman na inabot niya ang kanyang bayan at agad ko naman itong tinanggap. Pero matapos niyang mailapag ang pera sa aking mga palad, ay hinimas pa niya ito at hinawakan ng maigpit. Agad ko naman itong hinila mula sa kanyang mga kamay at tumingin ako sa kanyang mga mata. Nakita kong nakangiti naman ito at sabi ko, mukhang mabait naman siya. Sige iha, alis na ako. Magmula ngayon ay dito na ako bibili ng bigas. Maraming salamat. Sabi pa niya. Sige po, maraming salamat din po sa inyo. Sagot ko naman at nag-iwan ito ng ngiti sa akin. Sa sumunod na araw ay bumalik ulit siya. Pero sa mga sandaling ito ay nagtagal siya sa tindahan. Kinausap niya ako at kinausap ko din naman siya at maganda naman ang aming usapan. Maya-maya lang ay meron akong kinuwang gamit sa likod ng tindahan at pagkabalik ko sa loob ay nakita ko siyang nakatayo sa harap ng mesa na kung saan din ako umuupo. Nagulat talaga ako noon kasi pumasok ito ng tindahan. Mawalang galang lang po, ay hindi po kayo pwede dito sa loob. Pag naabutan ka ng asawa ko dito, sigurado na papagalitan niya ako. Sabi ko sa kanya. Eh hindi, meron lang akong kinuha.
Nalaglag kasing aking mga barya. Sige, labas na ako. Aalis na rin naman ako. Sagot naman niya. Pero alam kong nagsisinungaling ito. Kasi wala naman siyang pinulot na anumang barya. Sige po, magsayang na po kayo. Malapit na kasing dumilim. Sagot ko naman. Maraming salamat, Iya. Alis na ako. Sagot niya. At agad naman akong tumango bilang tugon. Makalipas lang 3 araw, bandang 3 ng hapon, ay naramdaman ko na sumasakit na ang aking puson. Yung pakiramdam na manganganak na ako. Kaya naman sabi ko, magsasara ako ng maaga. Bandang 4, ay dumating naman itong matanda. Bumili siya ng 2 kilong bigas at agad ko naman itong binigay sa kanya. Nakipag-usap pa ito sa akin. Hanggang sa napansin niya na tila ba nahihirapan ako. Kaya nagtanong siya kung ano ang aking nararamdaman. Sinabi ko naman sa kanya at sabi niya manganganak na daw ako at kinakailangan ko nang makauwi sa bahay. Nagpakilala din siya ng isang kumadrona. At nang dahil ito ang una kong pagbubuntis, ay hindi ko pa alam kung ano ang aking gagawin. At nang dahil matanda na ito, ay naniwala ako sa kanya. Ang layo pa naman ng bahay pagamutan mula dito, siguro mga 1 oras pang biyahe. Alam kong hirap na hirap ka na, kaya mas mabuting umuwi na tayo sa inyo. Ako ang bahala sa iyo. Isa akong kumadrona. Patapos naman niyang sabihin ng mga salitang ito, ay mas lalong sumakit ang aking puson. Agad ko namang sinara ang tindahan at hindi na ako dumaan pa sa pwesto namin sa palengke kasi hindi ko na kayang sakit. Sabi ko naman, ipapatawag ko na lang ang aking asawa sa aming kabaryo. Agad namang tumawag ang matanda ng tricycle at tamang-tama naman na merong napadaan sa harap ng aming tindahan. Sumakay ako at yung matanda ay tumabi sa akin. Hinahawakan niya ang aking tiyan. Dahan-dahan din naman sa pagpapatakbo ang driver kasi baka manganak daw ako nang wala sa oras. Hindi naman ganun kalayo ang aming tindahan mula sa bahay. Siguro mga 2 hanggang 3 minuto lang naman ang biyahe. Nang makarating kami sa bahay, ay sinabihan ko ang driver na ipaalam niya sa aking asawa na mukhang manganganak na ako. Tumango naman ito at agad na bumalik sa bayan. Hindi nagtagal, ay merong lumabas sa akin na malagkit na tubig at sabi ng matanda, ito na daw yung sinyalis na manganganak na ako. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ay dumating din ang aking asawa. Takang-taka naman ito kung bakit nandoon ang matanda sa aming bahay. Pero sinabi ko naman sa kanya na isa itong kumadrona. Subalit alam ko na yung asawa ko ay hindi kampante sa mga sandaling ito. Kilala ko ang kanya pag-uugali. Bandang 7 ng gabi, ay sinabihan niyang matanda kung mananatili ba siya doon sa aming bahay. At sabi naman niya, hintayin daw niya akong manganak kasi gusto rin niya makatulong sa amin. Hindi na lamang sumagot ang aking asawa kasi gusto lang din namang tumulong na matanda. Maya-maya lang ay nagluto ng hapunan ng aking asawa. Binigyan rin niya ang matanda, subalit tumanggi ito kasi busog pa daw siya. Sigurado po ba kayo? Hindi kayo kakain? Hindi na iyo. Busog pa ako. O sige po. Tatakpan ko na lang dito sa mesa. Kumain lang po kayo kapag gutumin kayo mamaya. Sagot naman ang aking asawa. Hindi ko naman namalayan na nakatulog ako. At makalipas sigurong mahigit kalahating oras,
ay nagising ako at nakita ko naman ang aking asawa na nakaupo sa gilid ng mesa. Pero tulog siya sa mga sandaling ito. Ang matanda naman ay nakaupo sa gilid ng aking kama. Dito na rin ako nakaramdam ng matinding sakit. Ilang beses ko pa talagang tinawag ang asawa ko pero hindi talaga tumutugon. Tila ba nawalan ito ng malay? Sinabihan ko naman ang matanda, nagisingin niya ito at sinubukan din naman niya. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras, Iya. Ilabas mo na yung anak mo. Dali. Sabi ng matanda. Ginawa ko naman ang kanyang sinabi at makalipas lang ilang minuto ay nailabas ko ang aming anak. Agad naman itong binalot ng matanda ng makapal na kumot. Asawa ko, gising. Lumabas na yung anak natin. Pasigaw na sabi ko kahit na wala na akong puwersa sa katawan. Pero ganun pa rin, hindi pa rin siya nagigising. Tinitiga naman ako ng matanda na tila ba meron siyang gagawin. At alam ko na sa mga sandaling ito na meron talaga siyang balak na masama. Kaya sinubukan kong bumangon. Ay huwag kang bumangon, Iya. Hindi mo pa kaya. Sabi naman niya. Walang ano-ano ay lumabas ito ng kwarto habang buhat-buhat ang anak namin. Pinilit ko talagang tumayo at hinabol ko ito. At nang makita ko siyang lumabas ng bakod ay dito ko na narinig ang aking asawa na nagtatanong kung nasaan kami. Kaagad naman akong sumigaw na tinangay ng matanda ang aming anak. Agad-agad siyang tumakbo papunta sa bahagi na kung saan patungo ang matanda. Siguro mga 100 meters na ang agwat ng matanda sa bahay. Kasi tumatakbo na ito nung nakita ko. Sumunod naman ako sa aking asawa kahit na hindi ko pa talaga kaya. Humihingi na rin ako ng saklolo at narinig naman ako ng ilang kapitbahay. Nakita naman namin na yung asawa ko ay huminto sa talayban. At nang malapit na kami sa kanya, ay nakita ko na hawak-hawak niya ang aming anak. Mabuti at nabawi mong anak natin. Pasigaw na sabi ko. Lintik na matandang yun. Balak pang tangin ang anak natin. Sabi naman ng aking asawa. Nasaan na siya? Tanong ko naman. Nung malapit ko na siyang maabutan ay itinapon niya dito ang anak natin. Mabuti na lang at walang mga bato. Sagot naman niya. Diyos ko, ba't ba kasi nagtiwala kayo sa kanya? Tanong naman ng isa naming kabaryo. Nang makabalik na kami sa bahay, ay nagsabi pa ang isa naming kabaryo na tumawag na daw kami ng albularyo. Baka daw kasi pinalitan yung anak namin. Kaya iyon nga ang ginawa ng aking asawa. Nang makarating naman ang albularyo, ay nagsabi ito na wala namang problema at ito pa rin daw ang anak namin. Ayon pa sa asawa ko, bago daw siya mawala ng malay, ay nadidinig niya na mayroong binubulong ang matanda at saka nakaamoy daw ito ng isang kakaibang amoy. Maya-maya lang daw ay nakaramdam ito ng antok at hindi niya namalayan na nakatulog daw ito. At ang sabi naman ng albularyo, talagang desperado ang matanda na makuha ang aming anak. Isa lang daw ang ibig sabihin nito. Isa itong gutom na aswang. Kaya naman nagawa niyang bagay na ito. Maliban dito ay napansin namin na hindi man lang niya ginalawang nilutong ulam ng aking asawa. At ang sabi naman ng albularyo, meron daw kasi itong asin, kaya ayaw niyang kainin. Napagtanto ko naman,
na pinaglaanan talaga niya ako ng panahon hanggang sa mga anak ko. Pero hindi siya nagtagumpay sa kanyang pinaplano. Makalipas lang 3 araw, bandang 7 ng gabi, ay nilagay ko sa duyan ng aming anak na nasa gilid lang ng hapagkainan kasi kakain kami ng hapunan. Tulog siya sa mga sandaling ito. At sa kalagitnaan naman ng aming pagkain, ay meron kaming narinig na tunog ng bibi sa likod ng bahay. Kaagad naman kaming natigilan at nagtinginan kami ng aking asawa. Agad-agad ko namang kinuha ang kwintas na binigay ng albularyo at saka isinabit ko ito sa anak namin. Hindi nagtagal ay bigla naman itong umiyak, kaya kinuha ko ito at pinainom ng gatas. Pero hindi pa rin siya mapakali. Tila ba meron siyang nararamdamang sakit sa katawan? Yung tunog naman ng bibe ay nadidinig pa rin namin at sabi ng asawa ko, meron siyang nararamdamang hindi tama. Kaya naman kumuha ito ng itak at kaagad niyang pinagtataga ang haligi ng aming bahay. Pero ganun pa rin, tumutunog pa rin ang bibe. Hanggang sa nakita ko na dahan-dahan siyang tumungo sa pinto ng kusina at dahan-dahan niya rin itong binuksan. At saka bigla itong lumabas ng bahay. Makalipas lang ilang sandali ay nakarinig na lang ako ng mga kalabog at tila ba merong hinahabol ang aking asawa. Hindi na ako mapakali. Nadidinig ko rin na napapamura ito at parang meron siyang sinasabihan. Pagkatingin ko naman sa bintana ay napabalikwas ako sapagkat meron akong nakitang nakadungaw na malaking pusa. Sa sobrang laki niya ay talagang napasigaw ako ng malakas. Agad namang bumalik sa loob ang aking asawa at nang marating niya ang aking kinaroroonan ay minulat ko ang aking mga mata. Sinabi ko naman sa kanya na merong nakadungaw sa bintana. Pero nung pagkatingin ko doon ay wala ng aso. Iikutin pa sana niyang buong bakuran. Pero pinigilan ko ito. Kasi nga baka pasukin kami ng aking anak. Maya-maya lang ay dumating ang isa naming kapitbahay. Nagtanong ito kung meron ba kaming problema. Sinabi naman namin sa kanyang lahat at sinamahan niya kami doon sa bahay. Mahigit 1 linggo niya itong ginawa. At habang lumalaki ang aming anak, ay nagiging sakitin ito. Hindi na namin alam kung ano ang aming gagawin. Labas-masok din kami sa bahay paggamutan at ilang albularyo na rin ang aming pinuntahan. Hanggang sa may nakapagsabing isang albularyo na lisanin daw namin ang baryo na iyon. Subukan lang daw namin. Kaya tumira kami sa bahay ng aking mga magulang ng 1 buwan. Epektibo nga. Kasi lumipas lang 1 buwan ay hindi talaga nagkasakit ang aming anak. Kaya napagpasya na lang namin na doon na lamang tumira sa aking mga magulang. Nilisan talaga namin ang baryo na iyon. At magmula nun ay hindi na nagkakasakit ang aming anak. Siguro maliban sa mga aswang na umaaligid sa anak ko, ay meron pa na kung anong elemento ang may gusto sa kanya. Kaya siguro palagi siyang nagkakasakit. Pero mabuti naman at naging maayos ang lahat. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nangyari way back 1998 doon sa lugar ng aking kaklase. Sa mga panahong ito kami ay nasa kuleyo at malapit na rin gumraduate. Kaya maraming ipinapagawa ang aming mga guro sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon nito, Sir Chris. Sisimulan ko na. Isang hapon, pagkatapos ng aming pagpupulong,
ay tumungo kami sa likod ng unibersidad para kumain ng merienda. Bigla namang nagsabing isa kong kaklase na tawagin na lang nating Wena, na ang kanyang mga magulang ay merong pupuntang importante at isang gabi siyang walang kasama sa kanilang bahay. Agad naman akong nagtanong kung pwede ba akong matulog doon sa kanila at hindi ito nagdalawang isip. Mas mabuti nga na meron akong kasama doon. Sige na, isang gabi lang naman. Sabi ni Wena. O sige, hihingi lang ako ng paintulot kay nanay at tatay. Magtulungan tayo sa proyekto. Sagot ko naman. Ang bahay po nila Wena ay medyo malayo mula sa amin. Siguro mga dalawang bayan pang madadaanan bago makarating doon. Araw ng Sabado ay maaga akong tumungo doon sa kanila para mas ma-enjoy ko ang pananatili doon. At sa pagdating ko sa kanilang bayan ay tumungo ako sa pinag-usapang tagpuan namin ni Wena. Sa pagdating ko doon ay nakita ko siyang nakangiti habang nakatingin sa akin. Makikita naman ang excitement sa kanyang mukha. Ito rin po kasi ang unang pagkakataon na magpapalipas ako ng gabi doon sa kanila. At nang marating ko ang kanyang kinaroroonan, ay agad niya akong niyakap. Ay salamat. Kanina pa ako dito. Akala ko nga hindi ka pupunta. Ano ka ba? Tumutupad ako sa usapan. At isa pa, gusto ko rin namang gumala ngayon. Malapit na tayong gumraduate. At baka hindi na tayo magkita-kita. Sagot ko naman sa kanya at ngumiti ito. Makalipas ang ilang sandali ay tumungo na kami sa sakayan. Bali habal-habal pong sinasakyan doon sa kanila at wala pang gaano mga tricycle. At sa kalagitnaan naman ng biyahe ay napansin ko na yung kanilang lugar ay talagang libdim. Hindi gaanong dikit-dikit ang mga bahay. Maliban dito, kahit saan man ako tumingin ay meron kang matatanaw na palayan. At inisip ko naman na ito siguro ang pangunahing kabuhayan doon ng mga tao. Makalipas ang ilang minutong biyahe, ay narating namin ang kanilang bahay. Nasa matarik na bahagi ito ng baryo. At sa likod naman, ay matatanaw ang isang palayan sa ilalim. Sinalubong naman kami ng kanyang nanay at tatay. Kinamustan nila ako at sinabihan na kumain muna ng agahan. Kaagad naman kaming pumasok ni Wena at kumain. Kayo na munang bahala dito. Meron kasi kaming pupuntahan. At doon kami magpapalipas ng gabi. Kinakailangan kasi naming mabantayan ang negosyo namin ngayon. Lalo pa't maraming magpasamantala sa aming mga tauhan. Sabi ng tatay ni Wena. Sige po tito, kami na pong bahala dito. Meron din po kaming gagawing proyekto. Sabi ko naman at tumango naman ang mag-asawa. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay nagpaalam din ang mga ito. At kami na lang ni Wena ang natitira sa bahay. Bali ang kanilang negosyo noon ay isang palaisdaan. Pero wala po doon sa baryo na iyon, nasa kabilang bayan, at meron din silang bahay doon. Kinahapunan ay tumungo kami ni Wena sa isang talipapa para bumili ng uulamin namin para sa hapunan. At habang bumibili naman kami, ay nakita ni Wena ang kanyang kaklase nung elementarya. Natawagin na lang nating Ramona. Kaagad niya itong tinawag at nag-usap ang mga ito. Mona, kumusta? Ay, Wena. Eto, ayos na ako. Ikaw, kumusta ka? At sino naman tong kasama mong maganda? Tanong naman ni Ramona sa kanya. Kaklase ko, meron kasi kaming gagawin sa bahay. At wala akong kasama doon. Kaya sasamahan niya ako sa araw na to.
Sagot ni Wena. Pwede ba ako matulog doon? Ay pwedeng pwede. Sige na. O sige. Pupunta na lang ako doon mamaya. Ipagluluto ko muna ng hapunan si Lola. Pero pupunta ako doon sa inyo. Nasasabik na rin kasi akong tumambay doon. Sagot naman ni Mona. At makalipas ang ilang minutong usapan, ay nagpaalam na kami sa kanya. Ayon naman kay Wena, ilang beses na rin nakapunta doon sa bahay nila si Mona. At makikita naman sa dalawa na talagang malapit sila sa isa't isa. Alas 5:30 ay nakabalik na kami sa bahay at kaagad naman kami nagluto ng ulam. Bandang alas 6, habang kami ay kumakain ng hapunan, ay dumating si Mona. Bandang alas 8, habang kami ay nag-uusap sa sala, ay nakaramdam ako ng matinding kaba. Hindi ko naman alam kung bakit, kasi bigla ko lang itong naramdaman. Maya-maya lang ay nakakarinig na ako ng mga tunog na hindi ko alam kung gawa ba ng ibon. Kasi kakaiba ang mga tunog na ito. Tapos sa di kalayuan ay umaalulong ang mga aso. Nagtataka naman ako kasi hindi man lang nababahala si Wena. Patuloy pa rin sila sa pag-uusap at tila ba normal lamang para sa kanila mga ganitong tunog. Bandang alas 9 ay pumasok na kami sa loob ng kwarto. Bali sama-sama kaming tatlo doon. Nagsabi naman ako na sa sahig na lamang ako matutulog. Pero hindi ko sinabi sa mga ito na naiilang ako na merong kasama. Kasi baka sabihin nila na maarte ako. Pero ito po talaga ang aking pag-uugali. Ayaw ko na meron akong ibang kasama sa pagtulog. Maliban na lang kung kamag-anak ko ito, nobyo o asawa. Pero pag ibang tao ang kasama ko, talagang naiilang ako at hindi makatulog ng maayos. Hindi ko po alam kung ako lang bang merong ganitong pag-uugali. Balik na tayo sa kwento. Maya-maya lang ay nakita kong tulog na si Mona at Wena. Ako naman ay namamahay pa sa mga sandaling ito. Hindi ako makatulog, lalo pat nanibago ako sa mga tunog na nadidinig ko. Kung para sa kanila ay normal ito, para sa akin ay hindi. Kasi hindi ko naman ito nadidinig sa lugar namin. Liblib at masukal din naman ang lugar namin kasi nasa bundok kami. Pero hindi ganito yung mga tunog na nadidinig ko doon tuwing gabi. At sinasabi talaga ng aking sarili na merong mali. Kaya naman tinalasan ko ang aking pandinig at naging alerto ako ng ilang oras kasi may kutob na rin akong masama. Walang ano-ano ay meron akong narinig na parang dumapos sa likod ng bahay at dito na ako natakot. Bumangon ako at tinignan si Wena pero mahimbing ang kanilang pagtulog. Nakiramdam pa ako pero hindi na nasundan pa ang mga tunog na ito. Kaya dahan-dahan akong humiga at nagtalukbong ng kumot. Makalipas ng ilang sandali, ay naramdaman ko na parang merong tumutusok sa aking likod. Kaya ilang beses akong umiba ng posisyon. Yung sahig po ng bahay nila Wena ay merong mga maliliit na siwang. Pasigawa lamang ito sa kawayan na pinagtagpi-tagpi. At meron po itong agwat sa lupa. Siguro mga 2 talampakan. Hindi nagtagal ay nairita ako kasi sa tuwing hihiga ako ay meron talagang tumutusok sa aking likod at ilang beses din akong napakamot. Pero ang unang inisip ko ay baka mga pako lamang ito na nakaangat ng kaunti. At nang dahil sa pagtataka ay aking kinuha ang gasera na nakapatong sa mesa. Tamang-tama din na merong pangsindi kaya kinuha ko na rin ito. At bago ko sindihan ng gasera, ay aking hinila ang banig na aking hinigaan. Kasi alam kong nanggagaling sa silong ang kung anong bagay na tumutusok sa akin.
at nang mahila ko ng banig ay aking sinindihan ng gasera. At nung lumiwanag ang buong kwarto ay meron akong nakitang mga mata sa silong. Lisik na lisik at ang kanyang mga mukha ay akin na rin nakita. Isa po itong matanda na sa tingin ko ay nasa edad na 80 at babae po ito. Ang kanyang mga kuko ay mahaba. Pero makalipas lang ilang segundo ay gumapang ito palabas. Dito ko naginising sina Wena at Mona. Walang ano-ano ay umalulong ang mga aso ng kanilang kapitbahay na tila ba merong nakitang kakaiba. At nang magising naman ang dalawa ay agad silang nagtanong kung bakit ako natataranta. Takot na takot ako sa mga sandaling ito at makikita naman nila sa aking mukha. Hoy, anong nangyayari? Tanong ni Mona at sinabi ko naman kung ano ang aking nasaksihan. Sigurado ka bang matanda ang iyong nakita? Diyos ko, baka aswang yun. Sabi naman ni Wena at sa mga sandaling ito ay nanginginig na ang aking mga laman. Kasi talagang nagulat ako noon. Ano yun? At sino yun? Tanong ko na lamang sa mga sandaling ito. Ilarawan mong kanyang itsura. Sabi naman ni Wena at ginawa ko naman ito. Pero sabi ko, hindi ko masyadong maaninag ang kanyang mukha. Kasi nga nasa silong ito at nakasilip lamang. Wena, meron ba kayong insenso dito? Magpausok na tayo. Sabi naman ni Mona. Meron namang nahanap na insenso si Wena at kaagad niya itong sinindihan. Huwag muna tayong matulog, mukhang delikado. At bakit hindi man ang tumawlo mga aso namin dito? Nagtatakang tanong naman ni Wena. Totoo po na meron silang mga aso, pero hindi man lang tumahol ang mga ito. Pero yung mga aso ng kanilang mga kapitbahay ay nagtatahulan at umaalulong pa, kaya nakapagtataka. Sa kalagitnaan naman ng aming pag-uusap ay bigla kaming natigilan nang makarinig kami ng isang tunog na nanggagaling sa di kalayuan. Tunog po ito ng isang manok, yung parang nangingitlog. Ayon naman kay Wena, wala silang mga manok doon at ganun din ang kanilang mga kapitbahay. Yan din ang narinig namin noon sa bahay. Buntis si nanay noon. Ayon sa kanila, aswang yan. Pabulong na sabi ni Mona at agad naman akong kinilabutan. Yan din ang dinig ko dito. Sagot naman ni Mona o ni Wena. Walang ano-ano ay bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog sa bubungan. Nagtilian kaming tatlo kasi nagulat kami noon. At sa lakas ng aming pagtili ay sigurado ako na narinig kami ng mga kapitbahay. Nasundan naman ito ng mga yapak kaya dito na kami nagdikit-dikit. Hanggang sa merong kumatok sa pinto ng bahay, kaya kaming tatlo ay nagtinginan. Ang sabi naman ni Wena, huwag na naming buksan, kasi sigurado ito na hindi ito normal na tao. Hanggang sa, Wena, Wena, buksan mo nga itong pinto. Sabi ng nanay ni Wena, kaya kaming tatlo ay nagtinginan ulit at labis na nagtataka. Kasi yung nanay ni Wena ay sumama sa kanyang ama at kaya nga ako nandoon para meron itong kasama sa bahay. Huwag kayong sumagot at huwag nating buksan. Sigurado ako na isa yung patibong. Pabulong na sabi naman ni Mona at ito rin ang kutob ko sa mga sandaling iyon. Nanahimik na lamang kami. Hanggang sa tumigil ang nilalang na nasa labas ng pinto.
at makalipas ang ilang minuto. Wena! Iha! Ako to! Pasigaw na sabi ng isang mama. Kapitbahay namin yan. Silipin ko nga. Sabi ni Wena at sumilip ito sa isang siwang para makita ang kanyang kapitbahay. Sila nga. May mga hawak silang sulo. Papasukin natin. Kinakailangan natin ang kanilang tulong. Pabulong na sabi ni Wena kaya sama-sama kaming lumabas ng bahay at pinapasok namin ang mga ito. Bali mag-asawa po sila at kaya sila nandoon kasi narinig nila ang aming sigawan. Nang makabalik na kami sa loob ng bahay ay kinuwento namin kung ano ang aming mga naging karanasan at kahit sila ay hindi rin daw makatulong kasi tahol ng tahol ang kanilang mga aso at umaalulong pa. Nang tignan daw nilang mga ito ay nakasentro sila sa bahay nila Wena. Parang meron daw silang nakikita. Nung narinig daw nila ang aming mga sigaw ay dito na sila nabahala. Pero kinukutuban na rin sila ng masama at nararamdaman nila na merong umaaligid sa gabing ito at hindi nga sila nagkamali. Inilarawan ko rin sa kanila ang aking matandang nakita pero hindi nila ito nakilala. Ayon naman sa mama, ganun daw talaga dun sa kanila. Kapag may dayo, siguradong may aswang. Ilang beses na rin daw itong nangyari sa kanila. Lalo na kung bibisita doon ang kanyang mga kaibigan. Nalaman ko din na tanyag palang lugar nila Wena sa mga kwentong aswang. Yung mga nadidinig ko daw na mga kakaibang tunog ng hayop ay mga alaga ng aswang. Pero nang dahil sanay na rin naman sila, ay hindi na nila ito pinapansin. Kaya pala nung makarinig ako ng mga tunog na ito, ay hindi man lang nababahala sina Wena at Mona. Hindi na rin nila sinabi ang tungkol dito nang sa ganun ay hindi daw ako matakot. Pero nangyari pa rin ang mga kababalagan na ito kaya wala rin. Sinama naman kami ng mga kapitbahay ni Wena hanggang sa sumikat ang araw. At pagpatak naman ng tanghali ay umuwi ako sa amin kasi ayoko nang makaranas ulit ng ganito. At magmula nun ay hindi na ako bumalik doon. Hanggang dito na lang po ang kwento.